Anong mangyayari sa mundo kapag natunaw na lahat ng mga yelo? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Alam kong minsan mo na rin narinig o nabalitaan na painit na ng painit ang ating mundo. Dahilan para ang mga yelo sa Arctic ay dahan-dahan na rin natutunaw. Ang average temperature ng mundo ay tumaas ng 1.1 degrees Celsius simula pa noong 1880. At ayon sa estimate ng NASA ay malaki ang posibilidad na ang init na nararamdaman natin ngayon ay resulta ng human activity simula pa noong mid-20th century. At 97 sa 100 ng mga scientifico ang sumang-ayon dito. Nagawa talaga ng tao ang pag-init ng gusto ng mundo. At ang pinakaresulta nga talaga nito ay ang mga yelo sa iba't ibang panig ng mundo ay natutunaw na. At kasabay pa nga nito ang pagtaas din ng sea level. Ang karagatan ay tumaas na ng halos 6 cm ng panahon pa ng 19th century. At lalo itong tumaas ng 19 cm nang sumapit na ang 20th century. At ayon sa may NOAA, ang karagatan sa buong mundo ay pwede pang tumaas at aabot pa ito ng 2.5 meters sa mga taong 2100. At pag nangyari ito, magkakaroon ng malawakang pagkawasa. Halimbawa, ang mga islang bansa kagaya ng Maldives, Marshall Island, Kiribati at Tuvalu ay mawawala sa mapa. Oo, tama ka. Lulubog sila sa karagatan at hindi na sila mag-e-exist pa. Dahilan para lahat ng mga may buhay na nakatira dito ay magsisilikas at maghahanap muli ng panibagong matitirahan. Ayon pa sa ilang pag-aaral, magkakaroon ng 150 million na refugees sa mga taong 2050. At pag sumapit na nga ang taong 2100 ay aabot na ang refugee ng 2 bilyong katao. At ito'y 18% ng population ng lahat ng tao sa mundo ng mga panahong yun. At ito pa ang worst case scenario. Isipin natin lahat ng yelo sa mundo ay natunaw na, ganito ang mangyayari. Lahat ng yelo sa Antarctica, Greenland ay kapag natunaw, ipupunta lahat ito sa dagat. Dahilan para tumaas ng gusto ang dagat at aabot na ito ng 68.3 meters o 224 feet. At dahil dito ay babaguhin nito ang buong geography ng ating planeta. Ang North America, Vancouver, Seattle, Portland at halos buong San Diego at Los Angeles ay lulubog sa tubig. Magiging isa na lamang isla ang San Francisco at ang San Jose naman ay mawawasak dahil sa malalakas na hampas ng mga alon. Dagdag pa, ang baybayin ng San Francisco ay lalawak at makakain na nito ang Sacramento. Ang Gulf naman ng California ay lalawak din. Kaya naman ang Palm Springs dito ay magiging isa na lang coastal city. Sa kabilang banda, dumako naman tayo sa baybayin ng Atlantic. Lalaki ng gusto ang dagat sa Atlantic dahilan para lunukin na rin ito ang mga lungsod sa Cospus, Christie, Houston, New Orleans at ang buong estado ng Florida. Karagdagan pa, pati mga lungsod sa New York, Philadelphia, Baltimore, Washington DC at Boston ay wala ding takas dito. At ang South America naman ay nakakaranas din ng matinding baha. Ganun pa man, ang mga lungsod naman sa Buenos Aires, Montevideo at Rio de Janeiro ay lulubog din sa baha. Sa kabilang banda, isa ang Europa sa pinakamawawasak dito. Ang buong bansa, ang Netherlands, ay lulubog din sa tubig. At pati ang kalapit nitong Denmark at kalahati ng Belgium ay damay din. At pati London ay talaga namang malilibing din sa ilalim ng tubig. At pati ang buong Northern Germany ay lulubog din sa karagatan, kasama na pati ang lungsod ng Berlin. At pati Istanbul ay malilibing din sa ilalim ng tubig. At miski ang Crimea Peninsula ay magiging isa na lang din Crimea Island. At ang Black Sea naman at ang Caspian Sea ay magiging magkaduktong na. Sa makatuwid, ang Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan at Azerbaijan ay mawawala na sa mapa dahil ito ay lulubog sa tubig. At ang Africa naman ay isa rin sa mga makakaranas ng napakatinding kaganapan. At ang isa pa sa pinakaapektado rito ay ang Egypt dahil kasama niya sa lulubog dito ang Alexandria at ang Cairo. Sa kabilang banda naman, ang The Persian Gulf ay lalamunin ang buong bansa ng Qatar at Bahrain, kasama na pati ang lungsod ng Baghdad. Ang India at Pakistan naman ay isa rin sa mga apektado. Pero ang Bangladesh ay siguradong hindi lang apektado dahil mawawala na rin siya sa mapa. At daang-daang milyong tao naman din ang lulubog sa China, kasama na pati ang Beijing at Shanghai. Kasama na rin dito ang lungsod ng Seoul, Pyongyang at Tokyo. Ganun pa man, ang Antarctica ay magiging isa ng isla.
ipapwede ng tirahan na rin ng mga tao sa mga susunod pang mga henerasyon. At take note, hindi ko na sinama ang ating bansang Pilipinas. Dahil nga naman, wala lang. Hindi ko rin talaga gusto ang pangit na magaganap kapag nangyari ito. Well, anong gagawin natin para talagang hindi ito mangyari sa hinaharap? Simple lang. Bawasan natin ang paggamit ng mga fossil fuels. At sa ganitong gawain ay malaki ang matutulong nito para maging magaan o di naman kaya mabawasan ng init ng ating klima. Ito ang mga bansa na nagpuproduce ng 75% ng power mula sa may renewable energy resources kagaya ng solar, wind at hydropower. Sa katunayan ay marami ng mga nag-i-invest dito. Sa makatuwid ay dahan-dahan nang nagiging eco-friendly ang mga power na ating ginagamit. At nito nga lang ay 195 ng bansa ang sumang-ayon sa paglaban ng global warming. Sana nga lang talaga ay magtuloy-tuloy na nga ito. At sana rin dumating din ang araw na lahat ng enerhiya na ating ginagamit sa pang-araw-araw ay galing na rin sana sa natural na enerhiya na pinuproduce ng ating mundo. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagbabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.